As of September 20 po, ay 2023, meron na po tayong, initially, ay meron na po tayong nasa 246 na barangays na tinitignan po natin at i-recommenda na mapasailalim po sa red category. Samantalang may 1,248 barangays naman po na mapapasama sa orange category at may 1,100 naman po na barangays na i-recommend po natin na mapasailalim sa yellow category. But we have to stress po na ito pong mga datos po na ito ay hindi pa po ito pinali. Dahil mag-meeting pa po yung National Joint Peace Security and Coordinating Center para ma-harmonize po yung datos po ng TNP at saka ng AFP and of course yung Coast Guard po bago po natin na ma-submit yung final recommendation po sa Committee on Ban on Firearms and Security Concern. At yung committee naman po ay isusumiti po ito sa COMELEC and BAC na siya pong magdidesisyon kung ilan po talaga ang mapapaisamang listahan dito po sa ating election areas of concern. At ang target po ng PNP ay by the end of September po ay finalize na po itong listahan po na ito. Ma'am, for soundbite lang po, paano po masasabi ang isang barangay ay nasa red, orange, at yellow? Ano po ang pagkakaiba nila? Yes po. Yung may apat po tayong kategory, ma'am. Yung green category, ito po yung mga areas na wala po tayong security concern dahil wala naman po mga naitala na mga election-related incidents in the two previous elections at wala po tayong inaasahan na, at least for now, na magiging kaguluhan dyan po sa mga areas po na yan. Dito po naman sa mga yellow category po, ayan po yung mga areas kung saan may mga naitala po tayo na mga election-related incidents in the two previous elections po. At meron din po tayong na mamonitor na may mga intense political rivalry. At sa current election period po ay may mga na-monitor po tayo at naitatala na mga politically motivated election-related incidents po. At itong area po na ito ay dati na pong napasa ilalim sa COMELEC control. Sa pagdating naman po sa orange category, ang pinakaiba po niyan sa yellow category ay yung mga nasabi ko pong factors at dagdagan pa po yan ng may serious threat coming from the local terrorist groups at saka yung mga communist terrorist group doon po sa areas na yon ay mapapasama po yung listahan na yan doon po sa tinatawag nating areas of concern na under po ng orange category. At yung pinakahuli po ay yung red category kung saan pag pinagsama niyo na po yung tatlo o dalawang factors po under yellow and under yellow and orange po, automatic po yan, mapapasama po yan sa red category. At pag yung areas po na yan ay nasama sa red category, ang COMELEC po ay may kapangyarihan para isailalim po under COMELEC control at ang mga areas po na yon. At may authority po ang COMELEC na magdagdag po at magtawag po ng additional augmentation coming from the security forces, PNP, AFP, and Philippine Coast Guard. At maaaring din po tayong mag-transfer ng mga personnel natin outside of those areas to make sure po na hindi po may impluensyahan yung mga kapakating po nating election. Regarding sa ganito, ilan na yung mga law enforcement agencies? Bigay ko sa inyo, sir, yung breakdown mamaya. But as of 11 p.m. of September 24, ay meron na po tayong arrested na 926. Bigay ko po yung breakdown later. Yung confiscated firearms naman po ay nasa 572 na. At maliban po dyan, ay may mga baril pong dineposit po sa ating mga police station for safekeeping nasa 1,120 at doon naman po sa mga sinurrender na mga baril ay umabot na rin po sa 880. Doon naman po sa ating mga naitala na mga election-related incidents as of 12 a.m. of September 24 po ay meron na po tayong 44 na recorded incidents. Out of those numbers ay 6 po dyan ay suspected election-related incidents, 6 po yung validated na election-related incidents at 32 po ang validated non-election incidents po. Doon po sa 6 na suspected election incidents po, 3 po dyan ang shooting incident, isang kidnapping po,
at isang direct assault at isa pong kaso ng slander and alarms and scandal. Lahat po itong anim na kaso po na ito ay under investigation. Doon naman po sa anim na validated election-related incidents, apat po dyan ang shooting incidents, isang alarms and scandal incident, at isa pong abduction incident. Apat po dyan ay nai-refer na po sa prosecutor's office. Iniintay na lamang po natin na tuluyang maisang po ito sa korte. At dalawang po dyan ay under investigation. Doon naman po sa 32 na validated non-election-related incidents, 15 po dyan ay shooting incident, 3 pong stabbing, 2 physical injury cases, 2 kaso po ng alarms and scandal, 1 pong grave threat, 3 pong robbery incident, 1 pong hacking, 1 pong violation of gun ban, 2 pong child abuse cases, 1 unjust fixation, at 1 pong mauling incident. 14 of those 32 incidents po ay na-refer na po natin sa prosecutor's office, samantalang yung 2 po ay na-file na sa korte. 15 pa po ang under investigation at 1 po ang na-solve na po natin. Yung kasama na dyan yung naging kaso rito sa gate ng tampokrami nila po ang mga armas po. Yung tukod dito naman po yun, sir, baka papasok po yun, i-check po natin doon sa datos po natin sa violation po ng gunpan. Opo. Yung iris po ito is yung mga kaso po natin. Remember po, bago ang isang insidente po ay makakategorize at papasok po doon sa election-related incidents, dapat po ang biktima po doon ay isang kandidato po na formally nakapag-file po ng Certificate of Candidacy, isang pong prominent officer o kaanak po, diretsyong kaanak o supporter po ng isang kumakandidato. At dapat po nangyari po yung insidente within the election period. Kung natatandaan niyo po, noong August 28 po ay nagsimula na po yung ating election period. So, bago po maklasify ito as election-related incidents, dapat po isa doon sa mga personalities ang biktima o suspects po. At nangyari nga po yung incident within the current election period. At itong insidente na ito ay maaaring maka-influensya sa papalapit na election or it may create a political environment kung saan ang purpose talaga nito ay talagang ma-influensyahan itong nalalapit na eleksyon. So ito pong 32 na election-related incidents, validated na po ito, na bagamat pumasok po sila doon sa listahan po ng mga biktima, ay hindi po siya na-qualify doon sa 3 parameters to be considered as election-related incidents po. Ang sa 246 na nasa red categories, meron bang recommendation na ilan doon ang i-recommend na possible under comment? Ito pong kung aaprubahan po sir ng comment na ito pong initial list po ay mapapa-aaprubahan po nilang mapasa ilalim sa red category, ay automatic po ito ay mapapasa ilalim po sa comment control at pagdating po sa ating deployment po dyan, ang comment po ay may kapangyarihan nadagdagan po yung ating mga personnel dyan nagpapasalamat po tayo sa AFP at Philippine Coast Guard dahil nag-commit po sila ng additional personnel, particularly for those areas na may mga security concern tayo, particularly itong mga areas po na under red category. May update ba tayo doon sa pumasok sa kampo na may mga baril? I understand ma'am, nakasuhan na po itong tao po na ito at yung baril po ay bagamat nabanggit na po ng ating GPNP na i-chinet po natin sa lista sa database po ng Firearms and Explosive Office po, ay bagamat itong mga baril po na ito ay registrado po sa isang security agency, but the fact na meron po tayong gun ban ngayon ay pumasok pa rin po siya doon sa violation nga po ng illegal transport po ng mga baril po. Pwede mo naman kung anong security agency? Ibigay ko magmamaya nga, parang nabanggit na ni Sir Lucas yun, Gen B, kung di po ako nagkakamali. Gen B? Opo. So, pero i-confirm ko po, parang understand ko, Gen B Security Agency po. Ma'am, totoo ba ang pag-aari ito ng isang Retired General? I will try to find out later, ma'am. I just want to confirm lang para hindi ako magkamali, ma'am, dun sa pangalan. But I understand it's Gen B. Thank you. Kung sa 246 na red categories, nasan po ang majority? Ang majority po niyan, sir, ay nasa Bangko. Bangsamoro Autonomous Region po yung majority po ng areas niya. Dahil
Dahil unang-una po sir, kung matatandaan ninyo, babalik po tayo doon sa mga parameters at factors po kung bakit ang isang areas po ay maaaring mapasailalim po sa red category. Yung presence at serious threat coming from the local terrorist group. At meron po tayong mga na-monitor doon na mga election-related incidents in the previous elections ay automatic po doon based sa parameters ay papasok po sila sa red category. Mamirong sa airport po, baka kung may-update na doon sa patrol. Yes po, kausap po natin kanina yung Deputy Director po ng Aviation Security Group at ongoing pa po yung investigation. There are still in the process po ng canvassing po ng mga CCTV outside of the airport. Tumutulong na rin po yung PNP and CRPO dahil kung maalala nyo po ay yung init siya po na molotov po ay galing po sa labas ng airport. At kung itong tinignan po ito, itong pasabong po na ito, ay tinitingnan nila, this is really not meant to harm people. Talagang, mahinang klase siya, hindi talaga, in fact, hindi nga po ito sumabog, lumiyab lang po ito, kaya minimal po yung damage. But just to say, hindi po natin ito pinagwawalang bahala dahil considering na ang airport ay vital installation. Kaya naman po, nagdagdag na po tayo at naghipit po tayo ng seguridad sa loob at labas po ng airport po natin. Of course, in coordination po sa airport management. So tumutulong na rin po yung BNP and CRPO dahil yung labas po ng airport po, doon po saan na pinagpaniwalaan ang nanggaling po itong monotog na init siya po ay naglabas, nagdagdag po sila ng security po doon. Kung hindi not meant to harm people, ano po kayang meeting na nila, mga possible na may mga tinitignan po na po sila sir na individual at grupo na may maaaring may kinalaman, may mga possibly isa sa mga tinitignan nila may mga disgruntled na mga individual na nagtatrabaho sa loob at tinitignan nila diyan kung maaaring ito ba ay may kinalaman dito dahil nga based sa initial assessment and findings nga po yung init siya nga po na molotov ay hindi naman talaga siya meant to harm or injure dahil nga mahinang klase. Hindi nga po ito sumabog. Ito ay, nung ipinato ay nagliyab, bagamat may mga na damage po ng mga sasakyan. But like I said, just the same, this is an airport na alam natin na yung safety and security ng ating mga bumabiyahe ay we have to really make sure na hindi na po ito masusundan. Kaya nga po nagdagdag na po tayo ng mga tao dyan. Pati na rin po yung presence po ng ating mga EOT and mga P9 personnel po ay round the clock pong umiipot na yon to make sure, including yung mga parkings nga po, especially those near doon sa mga outside residence po at malapit sa airport, ay nagdagdag na po tayo ng sitio. Kung yung possible, yung angle ng possible diversion, dahil may mga issues na kinakaharap yung PS lalo, yung pasagsagan last week, tinitingnan niyo po. Isa po yan sa mga, marami po tayong tinitingnan ngayon sir ng mga issues, kagaya nga ng sabi ko, although sabi nila na very remote na ito ay terrorism-related incidents. But just the same, hindi tayo po pwedeng magkumpiyansa yung ating aviation security group sa tulong na rin po ng PNP and CRPO ay nagsanib po yaksa na po, pati yung airport management. Bagamat sabi nyo nga, may mga issues sa loob po ng airport, ay tinitingnan po lahat yan baka masiguro po na mapipinpoint po natin properly. May mga na-question na po at may mga dinignan. At hayaan po natin gumulong yung investigation at nangako naman po yung Aviation Security Group na magbibigay po sila ng update once matapos po o meron na pong magandang lead tungkol po sa kaso po nito. Ma'am, ano yung issues lang? May move po ngayon sa House of Representatives na padagdagan daw po yung pondo ng PNP for the body-worn cameras dahil para daw po makumpleto na yung bilang po na magsusuffice dun sa bilang ng mga polis. Any reaction from the PNP, from the side of PNP, ma'am? Una muna sir, ay nagpapasalamat po tayo sa mainit na suporta po ng ating mababatas. During the budget hearing po kasi, nung tinanong po ang PNP kung dito po sa pinapropose po nating budget for 2024, ay ilan po bang additional body-worn cameras at lumalabas po doon sa report po ng ating budget sponsor, nasa around 2,001 lamang po
ng mga body worn cameras ang isasama po dito sa 2024 proposed budget po natin, more or less around 66 million po yan. So nung makinig po yan ng ating mga babatas ay mismong sila po ay nakulangan dahil ang ideal nga po natin is mga around at least 45,000. Sa ngayon po kasi ay nasa 2,700 mahigit lamang po yung ating mga body worn cameras at talagang hindi po ito sapat kung gugustuhin po talaga natin na lahat po ng police station at lahat po ng ating mga national support operating unit po ay mabigyan po. So it is a welcome development po. Nagpapasalamat po tayo sa mga suporta po ng mababatas po natin. Kung madadagdagan pa nga po itong pagpukyong po natin ng body worn cameras this coming 2024 po. Ma'am, may update po tayo dun sa sinasabing punto po sa Surigao? Ongoing pa rin po, ma'am, yung ating investigation at we are closely cooperating dahil ang NBI po ay already take cognizance of this case po. But just to give you some information po, ma'am, as early as 2019 po, ang PNP po ay nakapagsampa na rin po ng kaso laban po sa grupo na ito. Pagkatapos pong mamonitor po sa kanilang social media na may mga individuals po na miyembro po nitong grupo po na ito na mga nakasuot po ng mga military units po. Meron, maliban pa po doon, ay meron na rin po tayong na isang pakaso noong 2021 at noong May 2023 laban po dito sa grupo po na ito, particularly dito po sa kanilang current president po. At sa ngayon po, ay meron, maliban po dyan, yung sinamparin pong kaso ng in NBI Region 13 nung nakaraang June. So maliban pa po yan doon sa mga isinampa po natin. At yung ating pong PNP dyan po sa Surigao del Norte ay tumulong din po para ma-take into custody po ng local MSWD po dito sa kanilang lugar. Particularly yung MSWD o po ng Socorro, may mga minors na po tayong na-turn over sa kanila at ngayon po ay nasa pangangalaga po ito ng local DSWD. Ito po yung mga kusang umalis po doon sa puder po nitong bayanihan, kapihan na organization po at patuloy po natin binibigyan ng assistance po ito. Sa tulong na rin po at nagpapasalamat po tayo sa NGO po ng Socorro dahil sila po mismo ay talagang very eager na ma-resolve po itong kaso na ito. Remember, these are minor children yung mga involved po dito at kailangan po talaga natin yung suporta ng local government. Ma'am, para sa soundbite po, ma'am, doon sa baka may additional na information pa yun doon sa Pilipinas ay pumapangalawakan sa online sexual abuse for children po. Iniintay ko, sir, yung official datos po na nang manggagaling po sa ating Women and Children Protection Center. Hindi lang po umabot ngayon, but I already coordinated po sa kanilang head po to give you the details po kung ilan na po ba yung mga natalabo na natin na mga biktima po ng mga online child abuse po. But as I understand po, marami na ipo po nailunsad na mga investigation and operation po yung ating WCPC. May mga na-rescue na po tayo at malaking na itutulong po ng ating mga foreign counterparts tungkol po dito in terms of police operation, dun sa capacity enhancement program, sa mga training po. At yung datos po, hindi ko pa po nakita, sir, na sinasabi niyo po na pangalawa po ang Pilipinas sa kaso po ng mga online child abuse. But just the same, we want to assure everyone po na ginagawa pong lahat ng paraan ng PNP, ng NBI, and other law enforcement agencies para tugunan po itong problema na ito. And like I said, nung 3 weeks ago, ay personal po akong naka-attend ng isang forum po para i-discuss po itong issue po na ito. At malaki po ang naitutulong nitong inter-agency na itinatag po to address this kind of cases po. Report po yan, ma'am, ng Center Crime Investigation Coordinating Center. Yan po, ma'am. Pero, ma'am, may pinapahabol na tanong. May possible na sister po ba sa pagpapatupad ng batas para sa kung matatandaan mo, sir, ay this year lamang po, last May lamang po, last year na nagkaroon po tayo ng batas
regarding po sa online na sexual abuse relating to internet po sa children. At malaking bagay po yan dahil nung dati po ay hindi po natin maisampa itong specific offense po na ito dahil nire-relate lamang po natin yan doon at sa atin sa cybercrime law natin. But ngayon na may specific na po tayong batas to address o site po ay malaking development po ito. Kagaya nga nung nasabi ko, sir, meron na po tayong mga datos na may mga accomplishment na po tayo, may mga na-rescue na po natin. Ang isa sa mga challenges na hinaharap, sir, natin dito ay yung mga perpetrators po at mga suspect po is outside the jurisdiction. I understand si Ma'am Third po ay nandoon sa forum na yon. So, narinig po niya yung mga naging usapan po doon. Yung isa sa mga challenges na-establish po natin ay na-identify nga po is yung mga perpetrators po is outside the jurisdiction po ng Pilipinas po dahil mga foreigners po yung involved. Kaya nga nagpapasalamat po tayo. Marami po tayong mga foreign counterparts na umaten po nung forum na yon and sila po mismo ang nag-commit. Bagamat malaki yung datos talagang ipinakita doon, but what we can assure na po is that the PNP, not only the PNP but also the NBI, yung Interagency Task Force against USAID po ay gumagalo po at ipagpapatuloy po natin itong action po natin to at least minimize, if not totally address itong mga kaso po ng mga pang-aabuso po sa ating kabataan. At isa nga po sa na-establish doon, if I may add nga po na isa sa mga suspect dito sa mga ilang cases na ito ay yung mismong mga kaanak ng mga biktima. So, hindi lang po talaga natin sa law enforcement side ito ma-address tong issue na ito kasi kailangan din po talaga natin ng intervention doon sa mismong mga local government units natin na sila po mismong kaya nakakita na may mga ongoing cases na ito, mismo mga magulang, mismo mga tiyahin na mga involved dito. So, sa law enforcement side, gagawin po natin, but we need the help of other agencies and of course yung local government units to finally put a stop dito nga po sa mga USAID cases po natin. Speaking of online, may move na rin po ba ang PNP na tumulong dun sa pag-atake ng Medusa cyber criminals na umatake po dun sa system ng PhilHealth? And kamusta rin po yung data, online data natin sa PNP? Paano po siya ngayon napoprotektahan kung those kinds of mga pag-atake po? From time to time, sir, ay nagko-conduct po tayo ng mga cyber security assessment sa ating pong mga data system. At ang tinitingnan natin ngayon, previously po kasi talagang ina-outsource po natin itong mga pag-create po natin ng program. But ngayon, mas pinalakas po natin yung ating DICT, pati po yung IDMs. Marami na po tayong mga na-record po ng mga IT programmer po para magkaroon na po ng sariling system po ang PNP. At doon naman po sa pag-iimbestiga dito sa mga nagiging biktima ng mga cyber attack po, yung ating PNP anti-cyber crime po is closely coordinating po sa mga concerned agencies po ng ating government, nag-a-address po dito sa mga kaso na ito. At kapag kailangan po ng tulong ng PNP, ay magpo-provide po tayo ng ating expertise to really put a stop dito sa mga kaso po na ito. Dahil again, kailangan po talaga ng technical expertise dito at yung PNP naman natin ay capable naman po at nagpapasalamat tayo doon sa tulong ng DICT na patuloy tayong binibigyan ng mga bagong equipment at in terms of training po, may mga tinatap at may mga kinukuha na po tayo sila sa atin ng mga personnel para i-train po para maging self-sufficient naman din po yung PNP to address this cyber security concern. Thank po yung sa bar. First three na lang po sa red category, yung first yung tatlong region po na may mataas po ay nasa actually may nasa Visayas, yung sa bar po yung pinakamarami, then next po is yung nasa Visayas and then isang region na dyan po sa Luzon. Ano yung sa region? Ano yung sa Luzon? Region 3? Or Region 4? Hey. Region 5 po. Sa Visayas? Sa Region 8 po. Region 8. Then the rest bar po. Rest bar po.
First, yung ano po? 246 na. So, bumaba pa yun? Yes po, sa 246 po, ito po yung tatlong rehiyon na may matataas po na... So, ma'am, bumaba pa yung number? Kasi 249. Yes po, ma'am. Kasi sa ngayon po, ma'am, I understand, nakipag-coordinate po tayo sa directorate of operation earlier po, ay natapos na rin po yung validation ng mga regional joint security coordinating centers sa mga region. Kinopulate na lang po ng DO para nga po mag-convene naman po yung National JPSCC para ma-harmonize po yung datos. Iba po kasi yung figures ng AFP and PCG sa PNP po. So ito lang po ay initial po. So maaaring magkaroon pa rin po ito ng changes hanggang papalapit po yung election kasi nagbabago din po yung political climate habang papalapit po yung election. So once may mga politically motivated incidents po tayong may tatala, these figures po would somehow fluid pa po itong figura na ito, maaaring magbago pa po. Depende daily po, once may mangyaring incidente po, ay mababago po yung kategory po ng isang partikular na tama ba? Yung kategory na to, dito nagde-depende yung security na ipapatupad yung sa mga areas na ito. Tama po ma'am, sa sinasabi niyo po, once na ito pong mga kategory na ma-establish po at maglabas po ng final list po ang COMELEC, dito po talaga magdedepende kung anong klaseng seguridad po yung ilalatag natin in terms of number ng i-deploy po natin, hindi lang po ng BNP, pati po yung Armed Forces of the Philippines. At syempre, once mailagay nga po sa red category, lahat po yan ang action po dyan, must have the concurrence nga po ng COMELEC.